Sabi niya, huwag ka daw mag-overtake kung hindi ka nakikita nung bus. Paano mo naman malalaman kung hindi ka niya nakikita? So, good morning po, class. So, ituturo ko naman sa inyo yung road safety sharing method with trucks and buses. Ano po ba yung gagawin nyo pag ang kasama nyo sa kalsada ay mga trucks? For example, ang sasakyan nyo ay kotse o motor. So, ano yung gagawin nyo to avoid unsafe situation? Okay? First, sinasabi dito, do not overtake if not properly seen. Paano mo naman malalaman kung hindi ka niya nakikita? Diba? Sabi niya, huwag ka daw mag-overtake kung hindi ka nakikita nung bus. Ibig sabihin, nasa blind spot ka. Okay, bigyan ko kayo ng tip kung kailan hindi kayo nakikita ng bus driver sa unahan nyo. Pag kayo ay masyadong nakatutok sa likuran nila, ibig sabihin yan, hindi nila kayo nakikita. For example, ayan yung likod ng bus, nakatutok ka. Which is very unsafe din. Why? Baka biglang huminto yan, pasok ka sa loob niyan. Huwag niyo hong tututukan yung bus. Pag nakatutok ka, hindi ka nakikita. So, ang pinaka ano namin dyan, measurement, pag nakikita mo yung side mirror nung bus o nung truck, it also means nakikita ka nila. Pag nasa likod ka na side, ha? Pag nakikita mo yung side mirror, nakikita ka rin nila sa reflection. Okay. Bakit huwag ka mag-overtake kung hindi ka nakikita? Kasi baka mamaya, habang umu-overtake ka, bigla rin kumabig yan. Hindi kinain ka. What if din, kung motor lang ang dala mo? At yung u-overtakean mo mahaba, si Optimus Prime. Diba? Diba? Articulated trucks. Napakahaba niyan. Okay? Next. Avoid overtaking on a curved road. So, needless to say, hindi kahit hindi na na-explain, basta curved road, blind spot yan. Blind curve din tinatawag. Huwag kang mag-overtake doon. Why? Kasi bukod sa mahaba yung ina-overtaken mo, may-aring may kasalubong ka. Regardless kung truck pa yan o hindi. Basta huwag mag-overtake sa curved roads. Okay? Next. Be sure to have enough power when overtaking on an uphill. Yan. Marami po kasi na gustong umovertake po sa mga bus. Yung pala, hindi naman kaya nung sasakyan nilang umahon. Ang nangyayari po, nabibitin lang. So, habang umo-overtake sila sa bus, mahina pala yung sasakyan nila. Hangyari, sumasabay lang sila. Ano ba dapat pa nag-overtake ka? Di ba dapat mas mabilis ka dun sa ino-overtaken mong sasakyan? Kung paahon yan at sa tingin mo, kargado rin yung sasakyan mo at hindi kayang umahon ng mabilis, huwag mo nang overtaken. Malinaw? Next, use flashing headlight while overtaking. Yan. Minsan, there is always a debate, flashing light or busina. Yan. Kasi, yung flashing light, yung umiilaw, di ba? Yung busina, yung isa. Why? Bakit mas pinipreferyung flashing light pag umu-overtake kaysa bumubusina? No. Sa problem kasi sa busina, pag sound ang ginamit mo, bumusina ka, kadalasan po niyan, hindi mo alam kung saan nanggagaling. Kunyari ako bus, nakarinig ako ng busina, hahanapin ko yan kung kaliwa o kanan pa. Di ba tayo kung nakarinig ng ambulansya, hinahanap nyo pa? Di ba? Saan galing? Unlike po kasi pag flashing light, madaling makikita kung nasa kaliwa o nasa kanan. Kasi pag nag-flash yun, syempre, gusto nyo may reflection na ilaw sa side mirror, nandun ka. Unlike po kasi pag busina, maaring hindi niya alam kung kaliwa o kanan ka manggagaling. Pangalawa, tandaan nyo po, truck o bus yan, napakaingay ng engine niya. Maaring hindi rin kayo naririnig. Okay? Next. Be careful when passing from the right of the passenger bus. Yan. Mag-ingat daw tayo, no? Pag magpa-pass through tayo sa kanang bahagi ng passenger bus. Sabihin yung nakahinto yung bus, tapos tayo doon tayo magpa-pass through, dadaan. Mas mag-ingat tayo. Why? Kasi doon yung babaan. 'Di ba? Baka mamaya habang dumadahan, habang umandar ka, biglang may bumaba. 'Di ba? Ang dami ko na pong nakita kasi yung ganyan na bus, hindi naman po masyadong tumatabi. Siyempre ikaw, nagmamaneho ko motorcycle, dadaan ka sa kanan. Tama? O, yung problema, may bumabang bigla.
Okay? Tsaka hindi talaga advisable mag-overtake o mag-pass through sa kanan. Okay? Mag-pass through ka, make sure na take extra precaution. Usually, dapat mas ginagamit niyo yung kaliwa pag mag-overtake o pass through. So, yun yung reason nun kung bakit iwasan o ingatan natin pag sa kanan tayo magpa-pass sa bus. Kasi andun nga yung babaan. Baka mamaya magulat na lang kayo, may sakay kayo sa likod. Nakamotor kayo, biglang may umangkas. Kasi pagdaan nyo, biglang may humakbang pababa. Sakto sa motor nyo, may angkas na kayo. Okay? Next, avoid being in the blind spot by not following too close. So katulad ng sinabi ko kanina, pag nakatuto ka kasi sa bus o truck, hindi ka na niyan nakikita. Baka mamaya, bigla kang huminto, biglang huminto yung nasa unahan mo, pasok ka sa loob niyan. Next. Okay. As much as possible, do not drive on the lanes intended for trucks and buses. Iwasan natin na doon tayo nagmamaneho. Siyempre, bukod sa may huli yan. Okay? Yung bus lane. Second, mas malubak din dyan. For sure. Third, mas delikado para sa'yo. Unang-una, ikaw, mas mabilis kang pumreno. What if yung sasakyan sa unahan mo ay pumreno, ikaw ay nakapagpreno rin, eh yung nasa likod mo hindi agad pumreno. So iwasan natin kasi maaring mas magit-git ka, mas malalaki yan. So para tandaan nyo, sa defensive driving, you always think about your safety. Diba? Karapatan o kaligtasan, ano mas pipiliin nyo? Yes, always kaligtasan. Kasi kadalasan sa napapahamak sa kalsada, they always invoke their right. Pinipilit nila yung karapatan nila. Nakakalimutan nila na mas mahalaga yung kaligtasan nila. Okay? Next. Never cut. It is illegal. Look at the rear or side mirrors before changing lane. Okay. When we say cutting, no? Kadalasan, for example, okay, for example, ito yung bus. So, traffic, di ba? Traffic yan. Going in this direction. Kadalasan, yung mga motor, dito dumadaan. Yung space po na binibigay nung bus dun sa sasakyan sa unahan niya, braking distance niya yan. Ibig sabihin, yan yung allowance niya para hindi tumutok. Sinasabi po dyan, huwag ka magkakat dyan. Why? Kasi considered yung harap niyan hanggang 2 meters ay blind spot niya. So, kunyari, pumasok ka dito at biglang nag-go yan, maaring hindi ka nakikita ng mga bus o truck. Ang effect nun ay masagasaan ka. Okay? Next, provide maneuvering space. Ito yung best example dyan. For example, ito yung bus o truck. Pag alam mo pa kanan yan dito, huwag mo munang tututukan. Minsan kasi andito nakatutok yung mga tao eh, o kaya motor, di ba? Magbigay ka ng maneuvering space kasi hindi ang katulad ng maliit na sasakyan na kayang lumikong pa ganyan. Di ba? Hindi ang kayang mag 90 degrees. So, ang tendency niyan, pag lumiko yan dito. Kaya kung alam nyo po, sa harap nyo, merong paliko, may kasalubong kayo, nalilikong bus o truck. Lumayo kayo, huwag nyong tutukan. Kasi kumakain po ng malaking space yan. Diba minsan nakakita kayo sa likod ng bus, ang sinasabi po niya, keep distance, makes a wide turn. Diba? Pag lumiliko, ito pa isang sakit, nakatutok sa bus, yung bus o truck pa kanan, yung motor nasa kanan din, sasabayan. Tama? Tama ba yung ginawa? Hindi. Kala kasi niya, pag liko niya dito, yung bus, hindi siya tatamaan. Marami na nangyayaring ganun. Sumasabay sa paliko ng bus. Pabayaan mo muna yung truck. Kasi ang problema nun, pag ikaw ay nandun sa kanan na yun na bahagi, na portion, kakainin yan. Kaya nga po yung mga truck, kahit pa kanan yan, minsan dito sa kaliwa yan bumubuelo. Why? Kasi kumakain yan eh, nandaan. Okay? So, yun yung mga technique natin. Okay? So, tandaan natin, no? Do not invoke our rights when we talk about bus. Oo, ay, alam ko, sabihin, sir, nasa right of way naman kami. Pero pag trucks and buses ang kasama nyo sa kalsada, huwag yun ang
ipilit yung karapatan nyo. Kung ang nakasalalay naman, yung buhay nyo. Okay? So, thank you po. Palagi kang safe sa kada biyahe. Ang dami na'y magturo ng disiplina. Maging responsable sa manibela.